Hello, everybody, and welcome to another episode of Makina Lady Writers of the World, or Mulratwa, brought to us by Haveline. Haveline, ride strong. Ang ating next guest, siya po ay nakilala ko sa recently concluded Makina Moto Show, and I met her through through the brands that she's associated with. Marami po silang nakukwento maganda sa akin about her, and I got to chit-chat with her. Yun nga, nagsimula po siyang magmotor nung siya ay 14. Interesting din po ang kwento niya, and we're gonna take a listen. This is Makina Lady Riders of the World. Our next guest po ay si Boss Yang. Hello, Miss Boss Yang. Maraming salamat. Then we are here, of course, in Center Place Cafe, yes, in Centris. Medyo halfway tayo nag-meet kasi galing ako palang Bulacan. Yes, I'm from Bulacan pa. Salamat sa pagpunta mo. I know you're very, very busy. So, first and foremost, bakit Boss Yang? Yung nickname ko is Yang Yang. So, nilagyan ko lang siya ng boss para medyo may dating. Kaya okay. Boss Yang. Nag-start siya nung nag-gawa ako ng page, motovlogging. Pero it was really unplanned. Okay. Like, hindi trip, ko... Trip-trip lang muna. No, parang hindi ko naman naisip na mapupunta ako sa ganitong industry. Nung bata ako, mahilig na talaga ako sa motorcycle. So, natuto ko on my own. Parang tinatakas ko yung motorcycle ng kuya ko. Yeah. Anong motor itong tinatakas mo? Tapos, siguro nalaman ng parents ko. So, parang they don't allow me to ride again. Tapos, pinayagan mo na. Ilang taong ka nito? Tinatakas mo? 14. So, hindi ka, pati lisensya, wala ka pala. Wala. So, parang samin-samin lang ako nagmo-motor. So, parang, kuya ko mahilig. So, siya yung papalit-palit ng motorcycle. So, every time nagpapalit siya, puro yun at yun yung ginagamit ko. After ko mag-college, nakabili ako ng ADV. Honda ADV financing. Pero, ilan years before ka ngayon pumasok into content creating? Last year lang. Matagal di hamak yung pagmumotor mabago yung content yes, creating. Yes. Okay, ilang motor na dumaan sa'yo bago ka nag-content creating? After ko mag-ADV, pinalitan ko ng X-Max. Mas malaki. Okay. Tapos after that, all of a sudden, kailangan ko siyang ibenta. Kasi I was planning to make my own business, so... Which is? Coffee shop. So, parang in-invest ko na lang dun yung money. And then sabi ko sa sarili ko, someday, makakabili ulit ako ng motorcycle. So, nung na-establish ko na yung coffee shop, then nakabawi na ako ng income, binili ko na yung gusto ko talaga motorcycle. Which is yung Ninja 400. Okay. Highway bike na. Yes. So, curious ako doon sa takas-takas era mo eh. During that time ba, wala tayong naranasan na disgrasya or... Actually, meron. Nung 14 ako, nag-semp lang ako, pero hindi ako yung driver. Kasi tinry kong turuan yung sister ko mag-motor. Oh, nagkalap ka pang kadami. Yeah. Ano siya, nag-panic. Like, nakakas ako sa likod niya, tapos nung sinabi ko brake, ni-throttle niya ng na-throttle. So parang nagpanic siya. Merong isang wall na puro gulong ng kotse. Tapos doon kami tumama. At least malambot. Malambot, wall yeah, ng yeah. Gulong. Pero na nagkaroon ako ng ADV and X-Max, hindi pa ako na-accidente. Okay. Yeah. Kasi sa'yo na yung motor. Yeah, naingatan na. Binayaran mo yung motor. So iningatan mo na siya. Iningatan na, yeah. So with the whole part of you getting into content creating, paano naman tayo napasok na doon? Parang ang nangyari that time, bumili ako ng Ninja kasi dream ko siya. Okay. Nakikita ko lang siya sa NLEX eh. Bumili ako totally, hindi ako marunong mag-clutch. Like, hindi ako marunong mag-big bike. Sabi ko, matututo ako on my own. Plus, I have this friend, nakilala ko siya sa TikTok. Nagra-ride siya, pero siya marunong siya mag-ride ng mga big bikes. So, sabi niya sa akin, busy siya sa coffee shop ko. So, nagpunta siya sa coffee shop ko. Sabi niya, gawa ka ng Facebook page kasi nag-big bike ka naman, ganyan-ganyan. So, parang okay, sige. Pero wala akong pinupost. Parang, okay. Tapos parang one time, inaya niya akong lumawas ng Quezon City. Okay. Sabi niya, gusto mo ba ng free helmet? Free helmet? Yes. Yung first helmet ko is Axor. Na free, na sponsored, ganyan. So parang dinala niya ako doon kasi free helmet daw, ganyan. So ginrab ko. So hindi ko alam na meron palang mga kailangan gawin after okay. Yung helmet off. So kailangan may page ka, kailangan mo siyang i-post, kailangan mo gumawa ng video. Kapalit ng helmet. Yeah, so okay. Doon siya nag-start. Doon nag-start na mag-post ako ng mag-post sa page ko. Nakamit ako ng different people, different influencer, different vloggers. Ayan. So parang yung content ko, hindi na siya nag-i-stick sa isa. Literally, it's you sharing your life. Yes. Ano na yung pinakamalayong narating mo sa motor? Marinduque.
Wow! Yeah. Sino-sino kayo? Special thanks to Motorismo. In-invite lang ako ni Motorismo to join the ride. Yun yung start ko mag-loop. Ah, okay. Which is I really enjoyed, pero nag-struggle ako dahil bago lang ako sa pagmamotor eh. Yung daan kasi sa Marinduque, sobrang ganda niya, pero paikot. So hindi pa ako masyadong magaling sa part na banking-banking. Ah, okay. Meron ka pa bang dream ride na gusto mong puntahan? Baler. Or... sana this year magawa ko. Hope so. Okay. Ano bang mga brands na kinahargahan mo ngayon? Ah, as of now, meron akong Kobe, CXP MotoZone. Meron akong Full Print Manila. Kay ano na ako, Evo. Santal okay. Corporation. Parang yun yung sa makina, yung last time na... You were there, okay. Yes, I was there. Yun. Wow, dami ah. Asaya. Medyo marami. Tsaka yung ano, FKM, motorcycle. Si Smoke po, tsaka si Shift. Going back to the world of motorcycles, mm-hmm. sa mga kababaihan, is there like mga aspects na you wish na pwede may improve on para sa mga kababaihan? Yeah. Actually, kasi yung mga babae ngayon, they're trying the motorcycle industry. So parang sana magkaroon sila ng... yung parang grupo ba na parang mag-guide sa mga babae na kung paano mag-motor na tama, grupo na magdadala sa amin sa iba't ibang places, na i-guide kami. Parang si Motorismo tsaka si Motor Republic. Pero sana, more on focus sa mga girls riders natin. Ah, okay. Parang ang dinadescribe mo, mas interactive na labas agad, not necessarily a school, di ba? Hmm, kasi sir, parang ang dami kong vlogger na kilala na gusto nilang mag-look, pero natatakot sila. Kasi walang right guidance eh. Ah, okay. So guidance in going out there, not yes, just the yes, basic yes. motorcycles, pero paano lumabas doon, yes. how to be mindful of what's going on in the public roads. Yes, yes. Okay. Are you also interested to get into motorsports? Gusto mo ba kumarera one day? Kasi naka-Ninja 400 ka eh. Yeah, actually tinry ko sa Ovale. Ah, oh, yung maliit. Maganda yeah, pag-training yan. Ayun, natry ko na siya, pero parang natatakot ako sa big bike. I-try. Kasi sa oval, parang sobrang liit niya lang. So parang ang dali niyang dalhin. So parang sa big bike, parang medyo takot pa. Unti-unti. Yeah, unti-unti. Okay. Any advice you wanna give to your fellow women out there based on what you have already learned so far? Kasi you've been riding since you were 14. So, yes. Enjoy nyo yung motorcycle. Huwag kayong buy a motorcycle just for vlogging, just for gaining sponsors. Kasi nagmo-motorcycle tayo to enjoy life. Para mapuntahan natin yung mga places na hindi natin napupuntahan. Kasi parang therapy yan eh, yung pagmumotor. For me ah, kasi whenever I have a problem or malungkot ako, nag-ride ako. So nagpupunta ako sa different places, kain ako, explore. So parang lagi ka bang malungkot, lagi ka nag-ride? Hindi naman. Parang there are times na pag gusto ko lang umalis, kumain, ganyan. I do motorcycle, so I enjoy it. Maraming solo time. Solo time. So of course, they can check out your Facebook yes, page. Yes. May mga updates ka naman doon. Opo. Maraming salamat maraming for your time. Thank you for traveling 2 hours out here. We're honored to have you in our show. Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. Salamat po.